Kadalasan, sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap, naakala natin na ang lubos na makakaunawa sa atin ay ang ating pamilya. Pamilyang ating itinataguyod at hindi pinabayaan sa kabila ng hirap at pasakit na niatang sa ating balikat. Isang responsibilidad na kung tutuusin ay ating ginampanan ng dahil sa pagmamahal sa kanila. Ito ay kwento ni Sheila, isang kababayan natin na kadama sa Saudi Arabia. Breadwinner, atin na, tatay pa. Dear Daddy Rick, bago ang lahat, hiling ko sa ating Panginoon na nasa mabuting kalagayan upang mas marami ka pang tao na mabigyan ng payo na nagbibigay ng lakas ng loob sa mga katulad ko. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Sheila, isa akong kadama o mas kilala sa tawag na DH dito sa Saudi Arabia. Panganay ako sa aming apat na magkakapatid at ako ang tumatay yung breadwinner sa amin dahil huli na anak kami sa ama, ate na, tatay pa. Mahigit 10 taon na rin akong nagtatrabaho bilang OFW, Daddy Rick. Pero hindi dire-diretso. 20 anyos ako nang mawala ang tatay namin. 21 ako nang una ako makabiyahe bilang DH dito sa Saudi. Ang pangalawa kong kapatid na babae ay maagang nag-asawa sa kadahilan ng nais niyang takasan ng hirap. Kung kaya't ako ang nagintindi sa aming ina at sa dalawang kapatid kong lalaki na isang grade 6 at isang grade 4 na mga panahon na yon. Pangatlong amo ko na ang pinagtatrabuhan ko ngayon. 6 na taon ako sa aking unang amo na sa kasabi ang pala dahil hindi na ako pamalik pa. Sa kadahilan ng mula nang mamatay ang aking madam at sa anak na panganay niyang lalaki na ako nagsisilbi, ay hindi ko kinayang masamang ugali ng asawa nito. Nung umuwi ako ng panahon na yon ay galit na galit ang aking ina dahil paano na daw sila. Paano ang pag-aaral ng aking mga kapatid, lalo na ang pangatlo na nasa kolehiyo na ng oras na yon, at ang bunso ay magtatapos ng high school. Sa kabila ng aking mga paliwanag ay para bang bingi ang aking ina sa aking hinaing. Hinayaan ko na lamang siya at sa tuwi na ay dinadaan ko na lamang sa iyak ang lahat dahil sa pakiramdam ko walang halaga sa aking ina ang lahat ng pagod at hirap na binaranas ko. Pero sa kabila ng lahat, nanatili sa akin ang pagmamahal ko sa kanila at sa pangako ko sa sarili ko na pagtatapusin ko ang dalawa kong kapatid at di matulad sa akin na high school lang ang tinapos. Sa pag-a-apply ko upang makabiyahe uli ay nakilala ko si Michael na isang empleyado sa agency bilang messenger. Nagkamabutihan kami ng loob na nauwi sa isang masayang relasyon. Sa unang pagkakataon, Daddy Rick, nadama ko sa sarili ko ang pakiramdam na may nagmamahal at may nag-aalala. Ngunit ang ligaya na yon ay naging panandalian lamang dahil na rin sa pag-ayaw ni nanay sa aming relasyon. Sa kadahilan ng sinasabi niya sa tuwi na sa akin na may responsibilidad ako sa kanila at kalokohan ng pag-ibig na sinasabi ko sa piling ni Michael. Pinapili ako ni Michael kung siya ba o ang aking pamilya ang mas mahalaga. Masakit man, Daddy Rick, pamilya ko ang pinili ko at kasabay ng aming paghihiwalay ay natanggap ako sa trabaho at muling bumalik sa Saudi. Sa kasabi ang pala, Daddy Rick, ang aking bagong napasukan ay mas masahol pa sa iniwan ko. Dito ko naranasan ang kumain ng tira-tirang pagkain. Trabahong halos walang pahinga dahil sa ugali ng aking mga amo na parabang sa tuwi na ay kailangang may handaan sa bahay na kami ng kasama kong kadama ay halos wala nang ipahingang maayos. Pero sa tuwi na, ang lagi ko na lamang iniisip ay konting tiis na lamang at makakatapos na ang pangatlo kong kapatid at may makakatulong na rin ako sa pagtataguyod ng aming pamilya. Nang matapos ang aking 2 taong kontrata ay masaya akong umuwi at desidido nang hindi na babalik dahil nakagraduate na ang aking 3rd kapatid sa kolehiyo. Sobrang saya ko sa pag-uwi kong iyon sa pag-akalang may papalit na sa aking pwesto para alalayan naman ang aming bunsong kapatid. Pero ang lahat ng saya na iyon ay napalitan ng galit at lungkot sa isa na lubong sa akin ng aking ina at kapatid. Imbis pa salamat ang aking natanggap ay isang balita na parang batong inihampas sa aking ulo. Buntis daw ang girlfriend ng kapatid ko, isang bagay na inilihim sa akin maging ng aking ina. Nung kumprontahin ko ang aking kapatid, ang isinagot sa akin ay sinubok lang naman daw niya ang kanyang armas kung nagana. Nung sabihin ko na paano na si bunso, ang kanyang naging tugon ay, "Problema mo yan, ate. May buhay akong dapat harapin. Walang ibang tutulong sa akin maliban sa sarili ko. Lalo pa ngayon na kailangan kong panagutan ang girlfriend ko." Ang sakit, Daddy Rick, sobra. Para kong pinagsukloban ng langit at lupa sa sinabi sa akin ng kapatid ko.
Walang ibang tutulong sa kanya sa buhay niya kundi ang sarili lang niya. Paulit-ulit na umuukilkil sa utak ko at pilit iniisip at pinagtatanto ang mga ginawa ko para sa kanila. Ang masaklap pa, imbes na ang kapatid ko ang pagsabihan ng aking ina, ay ako pa ang naging masama dahil isinusumpat ko daw ang lahat sa kanila. Nakala ko daw kung sino na ako, eh wala pa naman akong napapatunayan. Ang sabi ko sa sarili ko, ano ba ang dapat kong patunayan? Ako pa pala ang may kasalanan sa nangyayari sa buhay nila sa kabila ng aking sakripisyo at pagsisikap. Nagbiyahe akong muli matapos ang maikling panahon sa Pinas dahil na rin sa pagnanais na baka sakali iba naman ang kahinatnan na sitwasyon sa aming bunso. At sa awa ng Diyos, Daddy Rick, mabait ang aking naging amo. Ang aking gampanin ay alagaan ng ina ng aking amo na nakagaanan ako ng loob. Laking pasasalamat ko dahil sa pagkakataong ito, hindi na katulad ng mga nakarang trabaho ko ang aking hirap at sakripisyo. Pero panibagong kirot ang aking nadama, Daddy Rick, nang matapos ang aking bunsong kapatid last year. Hindi ako nakauwi dahil sa hiling ng aking amo sa kadahilan ng may sakit ang kanyang ina. Sa pag-uusap namin ng aking kapatid, sinabihan ko siya na sana ngayon tapos na siya at may nakuha na siyang trabaho. Siya na sanang mag-intindi naman sa aming ina upang sa ganun ay maharap ko naman ang aking sarili. Ngunit ang naging tugon niya sa akin ay bakit sa kanya ko agad iaatang ang lahat nang nag-umpisa pa lamang siyang harapin ang kanyang buhay at may mga pangarap siyang nais gawin para sa kanyang kinabukasan. Ang masakla pa ay maging ang aking ina ay muli akong sinabihan na bakit kailangan kong ipasa sa kapatid ko ang aking responsibilidad. Lalo pa at di pa naman stable ang kanyang trabaho. Wala na daw ba akong gagawin kundi ang manumbat? Hindi ko lubos maisip, Daddy Rick, kung ano ba ang nagawa kong mali o kung ano ba ang pagkukulang ko sa pamilya ko. Sa mahabang panahon na ginampanan ko ang responsibilidad ng pagiging ate at tatay sa pamilya bilang isang breadwinner, bakit parang walang halaga sa kanila ang sakripisyo at paghihirap ko? Bakit sa kabila ng lahat sa tuwina, lalo na sa aking ina, ay ako ang mali? Ako ang walang kwentang anak. Ako ang walang nang ginawa kundi ang manumbat na niminsan ay wala silang sumbat na narinig sa akin. Hanggang sa ngayon, Daddy Rick, hindi ako kinakausap ng aking ina. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ang tanging natatanggap ko sa kanya ay message kung nakapagpadala na ba ako dahil kailangan niya ng pambili ng gamot. Tapos na ang dalawang kapatid ko pero gusto niya, ipapadala ko pa rin lahat ng sahod ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon ako na padalahan lamang siya ng sapat para sa kailangan niya at gastusin sa bahay. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang intindihin ang buhay ko. Kailangan ko nang unahin ang sarili ko. Buong buhay ko ay sinakripisyo para sa pamilya ko. Lahat ng hirap, pagod, pangalipusta ng mga nakaraan kong amo ay tinanggap ko at tanging Diyos lang ang naging sandigan ko para manatiling malakas at matatag. Kung galit man sa akin ang aking ina sa kadahilan ng hindi ko alam kung nagawa ng mga kapatid ko na harapin ang buhay nila, mali ba ako sa desisyon ko na harapin na rin ang sarili kong buhay? Mali ba ako, Daddy Rick? Sadyang malupit, laging tumatangis, hilamos ay luha. Hanggang kailan ako magtitiis? Hindi na bago sa akin ang panahon.
Bago ang lahat, panalangin ko rin sa ating poong may kapal na nasa mabuting ang kalagayan sa kinaroroonan mo ngayon. At maraming maraming salamat sa iyong oras na ibinuhos upang ipadala ang iyong kwento dito sa ating segment na Straight from the Heart. Alam mo, mula nang natanggap ko yung sulat mo, habang binabasa ko siya, habang inaaral ko kung paano ko siya gagawin, hindi lubos maalis sa akin na ilagay ko ulit yung sarili ko sa katayuan mo. Dahil katulad mo, isa rin akong breadwinner, isa rin akong panganay. Iniwan ka nagkahiwalay ang parents ko when I was 13 in high school. And the story goes on. May pagkakaiba nga lang yung ating mga naramdaman. May mga pinagkakaiba, may pagkakapareho. Sa huling tanong mo, kung mali ba yung decision mo na kontrolin na rin yung pinadadala mo sa nanay mo, na ayon lang doon sa kanyang pangangailangan para sa gamot niya at sa panggasto sa bahay na nag-iisa na rin lang naman siya. Nag-asawa na yung pangatlo at meron naman pinapangarap itong bunso. Natural lang naman siguro na panahon na para naiintindihin mo rin ang sarili mo. Panahon na para gawin mo rin ang nararapat para sa sarili mo. Ibinuhos mo na ang buhay mo sa kanila. Sabi nga, you step on your dad's shoes at that age upang itaguyod ang pamilya. Kung hindi na mahirap din inawain kung ano yung iniisip ng iyong ina sa iyong sitwasyon bilang panganay, bilang breadwinner, bilang nagsakripisyo na pumalit sa kanyang asawa na tumayo bilang ate na, tatay pa. Kung tutuusin, madalas yan ang mga nagiging problema nating mga breadwinner dahil nadudoon yung mandato, no? Yung sinasabi ng ating ina or ng ating ama na may responsibilidad tayo sa kanila. Kung sino man yung sa ating mga magulang na nawala, may isang naiwan, or magkasabay man silang nawala, inilalagay ng marami dahil bilang panganay na responsibilidad natin na intindihin yung mga sumunod sa atin. Pero minsan madalas, nakakalimutan nila na meron din naman tayong sariling buhay na kailangan nating harapin. Yun lang ang masasabi ko,
Wala kang pagkakamali. Nagawa mo ang lahat. Isinakripisyo mo ang buhay mo. Wala naman silang karapatan para sabihin sa iyo na patuloy mo silang iintindihin. Nakita mo na ang ugali ng pangatlo mong kapatid. Kasama na yung pangalawa na tinakasan ng lahat matapos kayong maulila sa ama. Hindi ko rin di mo naman nabanggit sa iyong kwento kung magandang kalagayan niya sa kanyang pag-asawa and hopefully, sana nasa maganda siyang katayuan. Wala ka rin naman nabanggit kung mayroon man lang siyang inintindi na maging tulong sa iyong ina at sa iyong mga kapatid. In general, ikaw ang lahat-lahat. So nagsarili na siya, humiwalay na siya, inintindi niya na yung buhay niya. Ang masakit lang, katulad na nangyari doon sa pangatlo, na ganun ang naging sukli sa iyo, na para bang ikaw ang bahala dyan, may sarili akong buhay. Paano kaya kung nagkataon na ganun din ang naging sagot mo sa kanila nung una pa lang? Ganun din naman sa bunso, may sarili silang pangarap. Hindi ba nila naisip na meron ka rin naman sariling pangarap sa buhay mo? Yung pagkakahiwalay ninyo ni Michael, katulad nga na sabi ko, may pagkakahawig at may pagkakaiba rin naman na naging takbo ng buhay natin. Maraming naging pagkakahawig. Dahil unang-una, ang dami kong relasyong dinaanan sa buhay ko. Ang naging panuntunan ko na nga lang is maluwag ang pinto, kasi ang piano dyan, papasok. Sigurado ko kasi ka dyan palabas. Dahil sa tuwi na, katulad na naging tanong ni Michael, kung sino ba ang pipiliin, siya ba o ang pamilya mo? Sigurado naman ako na parehas tayo na naging desisyon. Dahil lahat ng mga babaeng dumaan, minahal ko sa buhay ko, na nagbigay ng bigat sa dibdib ko, all those heartaches na dinaanan ko sa buhay ko, malinaw naman na lahat sila lumabas sa pintong sinasabi ko. Kaya sa edad mo ngayon, no, kung kukumpitin natin 10 taon mahigit, 21 ka umalis, you're running around 32 or something, turning 33, tapos na naman ang responsibilidad mo. Binibigay mo pa rin naman yung responsibilidad mo sa iyong ina. Hindi na naman siguro marapat na kontrolin niya ang lahat sa iyo dahil kinontrol ka na niya mula nung una. Masakit man pakinggan, madalas tayong mga breadwinner, tayo yung kinokontrol nila, atin ang responsibilidad hanggang sa dulo. Masakit isipin, pero ganun ang kadalasang nangyayari, ang hinahing ng bawat breadwinner na nakausap ko, na nakasama ko, nakaparehas din ang estado ng kinaroroonan natin, ng kinalalagyan natin, ng naranasan natin. Kaya Sheila, huwag kang mawala ng pag-asa, katulad nga ng ating naging dedikasyon na kanta para sa iyo, ng kinumpos nga ng ating kaibigan na si Ferdy Esguerra at inawit nga ni Yeda, aking ama. Lahat naman tayo, laging sa Diyos humihingi ng lakas, laging sa Diyos tayo sumasandal, laging sa Diyos tayo kumukuha ng tibay at lakas ng loob para manatiling matatag sa bawat oras at pagsubok ng ating buhay. Kaya ipagpatuloy mo lang yung gusto mong gawin. Wala na silang karapatan para sumbatan ka. Dahil katulad nga na sinasabi natin, minsan hindi tayo nanumbat, pero madalas tayo pa yung nasasabihang nanunumbat. Pero sa totoo lang, tayo pang sinusumbatan. Dahil yung ginawa natin, yung ginagawa natin, at yung gagawin pa natin, sa tuwi na parang ang laging kulang pa, at wala pa tayong napapatunayan. Ako, hindi ko na naman kailangan ilahad pa kung ano yung aking naging karanasan bilang isang breadwinner. Pero sa pagdating ng oras na yon, nung napagtapos na, nung sinabi ko, tapos na ako. Buhay ko naman ang iintindihin ko. Yun ang ginawa ko. Kaya hindi naman ang pinapayo ko sa iyo. May buhay din naman tayong kailangan nating intindihin. Kung sila nga, hindi sila isakripisyo ang buhay nila para sa atin, masyado namang hindi balanse kung buhay lang natin ang sinasakripisyo natin para sa kanila. Wala naman siguro masama sa sinasabi ko. Dahil katulad nga na naging desisyon mo na rin lang naman yan. Ang sinasabi ko rin lang naman, katulad lang din naman na naging desisyon ko, yun din naman ang sinabi ko sa pamilya ko. Kaya maraming salamat sa iyo, Sheila. Pagpalaan ka nawa lagi ng ating poong may kapal. At sana, huwag kang mawawala ng pag-asa. Bata pa, pwede pang makatagpo ng panibagong pag-ibig. Baka naman sakali nag-aantay pa si Michael. Baka naman may communication kayo, alamin mo. Kung nasaktan man siya nung una, mauunawaan niya rin naman siguro yun. At kung hindi naman talaga kayo ang para sa isa't isa, darating ang para sa iyo.
Sigurado yan dahil hindi ka naman pababayaan ng Diyos na mag-isa pagkatapos ng sakripisyong ginawa mo para sa pamilya mo. Maraming 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 salamat sa iyo. At muli, nagpapasalamat ako sa ating kaibigan na si Perdy Esguera ng Don Lucas Project sa pagbibigay ng pagkakataon na mailagay natin dito sa ating segment na ito ng episode 6, ang kanyang komposisyon ng Aking Ama na inawit ni Yeda Lambuhon. Ang kanilang YouTube channel is Don Lucas Project, kay sa ating kaibigan na si Ferdy Esguera, at kay Yeda Lambuhon, it's Yeda Lambuhon. So maraming 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 salamat sa inyong oras sa pagsama sa akin. Ma-share sana natin itong kwento na to upang magbigay ng inspirasyon sa marami ng mga katulad nating mga naging breadwinner. At sa muli, ito ang inyong Daddy Rick na nagsasabi, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. At ang segment na to, katulad nga ng lagi kong binabanggit, I'm not just telling your stories, but I want to help you to change your views and perspective in life. Kaya maraming 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 salamat sa inyong lahat. Don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell so you will not miss any new updates from me. And don't forget to click all, okay? And sa aking pamilya, Mommy, I love you so much. Sa aking dalawang anak, DX and Trace, I love you guys. Sa lahat ng kapwa ko, OFWs, kung nasan panig man tayo ng mundo, ingat, ingat, ingat. At sa ating mga mahal sa buhay, ingat, ingat, ingat. Kung wala namang importanteng kailangan gawin sa labas, it will be better to stay home, stay safe. Pagpalain tayo nawa ng ating pong may kapal.